Ay, ano nga mga bade, ay di nandini tayo ngayon sa tapat ng Batangas Provincial Capital. Ayan mga bade. At may nakita kasi tayong post na kung saan eh, may aerial shot nitong building na to noong 1935 pa. Mula ito sa isang eroplano ng United States. At makikita itong aerial photo na to na black and white, pero yung iba ginawa ng ano yan, no, kinolorize nila para mas maganda. So nag-iisa mga buddy itong building na to noong 1935 pa, at maliliit pa lang yung mga building na nandito noon sa paligid nito. Yung shot na yon na ginawa ay dito sa parte ng likod ko, at ito ay nakaharap itong building na to, dito nakaganyan. Itong gagawin natin ngayon, subukan natin gayahin yung aerial photo na yan ngayong 2024, at tingnan natin ang pagkakaiba noong 1935. Okay, actually may nakita na tayong site na kung saan ay pwede nating gayahin itong shot na to. Dito to sa may ano, Palyokan West mga buddy, kasi open area doon. At saka isa pa, yung ang mismong eksaktong anggulo kung saan siguro kinuhanan, ano, doon sa itaas ng parte na yon ng Batangas. Kaya ngayon, pupunta tayo sa Palyokan West. And dito tayo dadaan sa may ferry, doon sa may tulay. At doon natin pupuntahan yung sinasabi ko na spot. So inikutan lang natin saglit itong Provincial Capital Building para makita ninyo. Nandito tayo ngayon sa Hilltop Road. At kakanan na lang tayo dito sa kanto mga bade. Papunta nga doon sa ferry. Kagaya nga na sinabi ko kanina, gustong-gusto ko talagang gayahin itong aerial photo na to para maikumpara natin mga buddy yung 1935 aerial photo at saka itong 2024. Okay, so nandito na tayo ngayon sa City Engineer's Office. And dyan lang sa unahan mga buddy, ayan tulay. Naku po, nagbe-blink na naman ang ating fuel gauge. So almost naka 279 kilometers na pala tayo. Buhatong nag-full tank. Ayan, ito na ang Kalumpang River. Nandyan lang tayo sa may kabilang yan pupunta mga buddy. May isang spot dyan na nakita tayo through Google Map. Napakaluwag ng kasada ngayon kasi it's Sunday. Okay, ito yung sinasabi ko na kanto kung saan ay kakanan tayo. So ito na yung Palyokan West mga buddy, no, dito sa unahan. Magpapaalam muna tayo dito sa may property na to, no, para sigurado tayo. Okay mga buddy, nandito tayo sa location dito sa Palyokan West. At ito nga, medyo maganda dito yung site. At saka ito yung perfect angle kung saan tayo pwedeng kumuha nung kagaya nung aerial photo na yun nung 1935. So ngayon, let's go mga buddy, at papaliparin na natin ang ating drone. Ay siya, din nga mga buddy, atin ang pinalipad ang ating drone na si Scout, at atin munang hanapin kung saan baga nandoon ang mismong lokasyon ng Provincial Capital. So pinofocus natin din eh. Ayan, paikot-ikot ang ating camera din eh. At tinitingnan kung saan gabanda. Ay hindi na makita mga buddy eh. Ay talagang taklob na mga buddy. Ayan ang Mount Makulot. Kitang kita nyo yan. Ayun mga buddy, yan. Yan ang Provincial Capital. So hinahanapan lang natin ng magandang angulo upang sa ganun ay ating kukuhanan mamaya ng litrato, ano, para maikumpara natin doon sa kuha noong 1935 ng isang eroplano. So almost nandito rin mga buddy sa lokasyon na ito ang eroplanong yon. Medyo mas mataas nga laang, pero hindi tayo pwede magpalipad ng mas mataas mga buddy, dahil nga mahirap na, no, baka may mabangga tayong eroplano diyan. Naku po, ay yari. Ayan, yan na mismo ang lokasyon, at dito nga ay atin pang tinitingnan ng paligid
Yun, ang pagkakalaki ng pinagbago mga body, tingnan nyo ga. Ay, dati walang-walang gayaan, mga bahayan. Ayan, ang 1935 shot at ari naman ang ating kuha. Okay mga body, mission accomplished tayo. So napakarami ng pagbabago mga body mula noong 1935 nung kinunan ang provincial capital ng Batangas. Halos hindi na siya makita mga body sa ating aerial shot kanina at natatakloban na siya ng isang napakataas na gusali. At sana nag-enjoy kayo dito sa ginawa nating video mga body. Maraming salamat muli. Ito po si Iwan Supremo.